Can you imagine that? No? Almost 700 na katao. No? Mga taong kagaya ko po, ordinaryong tao lang, no? Pero dito po kay iFern, malaking pagbabago po ng buhay. Kasi kung mapapansin nyo nga po dyan, iFern, we change lives. No? Marami pong nabago ang mga buhay po dito kay iFern. Okay? So, ganun din po yung gagawin po natin sa Dubai. Okay? So, yung ano po, regular din po yung mga business seminars po doon. Kung ako po sa inyo, kausapin nyo na yung mga kakilala nyo po doon. At imbitahan nyo po doon sa ating office. Okay? Located po siya sa Port Said, no? Sa may Deira, no? Sa Centurion Plaza. Okay? So, madali lang po yung malocate kasi maraming Pilipino din doon. Okay? So, anyway, no? Yung po yung unang pakay po namin. Pero bago po kami nag-open, nag-launching, nag-ribbon cutting doon sa Dubai, nag-ano rin po kami, nag-tour din po kami doon. Sino dito yung nakapag-ibang bansa na? Okay, mali ang tanong ko. Sino yung hindi pa nakakapag-ibang bansa? Ayan, ang dami. Diba? Ang dami. Okay, sino sa mga ng ibang bansa na ang hindi pa nakakapunta sa Dubai? Ayan. Okay. So, alam nyo guys, no? It's one of the destination na kumbaga sa bucket list nyo, dapat meron. Alam nyo po kung bakit? Kasi po, oh, di ba, bucket list. Bucket. Di ba? May movie na ganun, alam ko eh. Oo. Alam nyo po kung bakit? Kasi ako ha, first time ko yun sa Dubai. Tapos, pagdating ko po doon, syempre pupunta kami sa hotel, no? So meron po kaming sundo, no? Nasa biyahe pa lang kami, nakakamangha na. Alam mo kung bakit? Kasi dito sa Ortigas maraming building, tama? Puro rectangle, tama? Kita mo yung patayo na rectangle na shape ng ano? Doon hindi. Merong mga ano, merong mga building sobrang kakaiba talaga. Oo, yung iba, no, meron ako nakita doon, yung Dubai frame. Yung building, parang picture frame. Oo, meron nga doon, building, itlog eh. Oo, diba? Tapos, nagpunta rin po kami doon sa Burj Al Arab. Alam niyo po yun? Yun yung pinaka, isa sa mga pinaka-iconic na building sa Dubai. Kasi po, ang hugis niya po, alam niyo yung ano, bangka na may sail? Yung merong, basta ganun. Oo, yung parang ano siya, paganun siya. Okay, alam niyo po yun, yung sinasabi ko. Oo, ang tawag po doon, Burj Al Arab. Layag, yun, tama. Parang layag yung shape. Kakaiba, di ba? Dito sa Pilipinas, wala kang makikitang ganun. Pero doon, ordinaryo sa kanila, yung mga kakaiba, yung mga shape. Oo. Diba? Sabi nga nila, ang Dubai po is a first world country. Tama? Oo. So, mayayaman po yung mga taga-Dubai. Okay. So, anong ibig sabihin nun? Ang Pilipinas po, third world country. Tama ba? Oo. Sad to say nga daw, no? Third world country. Doon po sa Dubai, napansin ko, hindi lang pala sa mga building nagkaiba. No? Bakit tinawag na first world country and third world country? Okay? Doon pa lang sa building, tingnan na natin bakit. Yung mga building po, grabe, kakaiba. Pwede naman magtayo ng building, rectangle lang eh, di ba? Pag ganun-ganun lang. Tama? Yung mga yun, ang yayabang. Talagang iba-iba yung ano, iba-iba yung hugis. Parang bawat building, nagpapakilala. Bawat building, may kanya-kanyang style. No? Talagang very, anong tawag doon, no? Prominente. At talagang pinapakita nila na very ambitious yung mga buildings nila. Tama ba? So, ang tanong, sino bang gumawa ng building? Hindi ba tao din yung nagdisenyo? Doon pa lang, no?
sa kaisipan pa lang nung nagdisenyo no, ng mga buildings na yun, at yung dito sa Pilipinas, malayo na eh. Diba? Yung pag-iisip po nila, malayo. So, ibig sabihin po pala na ito, diba? Bakit sila first world country at tayo third world country? No? Kung sila ambitious sa paggagawa ng mga buildings nila, bakit tayo mga Pinoy? Diba? Ano ba yung ambitious sa Tagalog? Ha? Ambisyoso. Tama? Oo. Alam niyo po ba na yung ambitious na salita, yan po ay positive na salita sa ibang bansa. Halimbawa, gagawa ka ng resume. Diba? Sino yung nakagawa na ng resume dito? Okay. Diba may description ka doon? Pag nilagay mo doon na you are ambitious, alam mo, yung mga tao doon, yung mga nag-i-interview, impressed sila. Wow, she's very ambitious. Tama? Oo. Pero pag dito sa Pilipinas, pag sinabing ambisyosa, ambisyosa. Tama, mali? Negative eh. Tama. Mali ba yung mag-ambisyon? Mali ba yung mangarap? Mali ba yung wild yung imagination mo? Mataas ka kung mag-achieve? Mali ba yun? Kasi dito sa Pilipinas, mali yun eh. Tama. Sabi nila, huwag ka daw mangarap ng mataas. Kasi masasaktan ka lang. Tama? Oo. Tapos yung mga tao naman na ambisyoso o ambisyosa, anong sasabihin nila? Diba kapag may ganun kang kaibigan, karamihan, sinisiraan. Tama? Hinihila pa baba? Tama po si ma'am. Crab mentality. Kaya doon pa lang po makikita na natin bakit sila first world country, tayo third world country. Tama? Doon pa lang. Alam na kung sino yung mayamang bansa at sino yung mahirap na bansa. Kaya naman, pag mahirap yung bansa, mahirap din yung tao. Bakit mahirap yung bansa? Kasi mahirap yung pag-iisip ng tao. Tama? Okay, so ang natutunan ko doon, grabe no, kung gusto ko pala na yumaman, kagaya ng mga nasa first world country, baguhin ko muna yung pag-iisip ko. Diba? Baguhin ko muna. Diba? Yung salitang ambisyoso, aba dapat maging ambisyoso ka. Maging ambisyosa ka. Walang masama sa pagiging ambisyoso at ambisyosa. No? Maaaring sa labas, negative yung tingin nila. Diba? Pero para sa amin dito kay iFern, meron bang mga ambisyoso at ambisyosa dito? Sige nga, taas mo ang kamay mo. Kapag ambisyoso at ambisyosa ka dito ka kay iFern, welcome na welcome ka dito. May pangarap ka? May pangarap ka para sa mga anak mo? May pangarap ka para sa pamilya mo? Aba, welcome ka dito. Kasi susuportahan ka namin. At tutulungan ka pa namin. Diba? Karamihan po sa inyo na nandito sa seminar na to. Hindi ko po grupo o hindi ko downline. Diba? Pero sumali man kayo o hindi, at trinabaho nyo to at yumaman po kayo, ni isang kusing, wala akong kikitain sa inyo. Okay? Eh, ba't ako nagsasalta dito? Kasi ganun kami dito kay iPhone. Okay? So, number one, ladies and gentlemen, sa mga first-timer, kung ikaw ay may pangarap, no? At matagal mo na yung pinapangarap, lalo-lalo na kagaya po ngayon magpapasko. Diba? I'm sure, napakaraming Pasko na yung lumipas sa buhay ninyo. Tama, mali. Lahat ng Pasko niyo, naaalala mo ba kung paano niyo sinelebrate? Last year, naalala mo? Last year. Last year. Naalala niyo pa? Oh, sige, ganito na lang. Okay. Kung anumang Pasko yung naaalala mo, ikumpara mo sa magiging Pasko mo ngayong taon. Okay. Gusto mo ba na yung Pasko mo this year? Or wag na lang ngayon kasi parang nape-predict mo na nung magiging itsura ng Pasko nyo eh. Tama? Yung next year, 2024, December 24, Noche Buena, and December 25, Christmas Day. Imaginin mo, mababago ba
ang December, ang Christmas celebration nyo ng 2024 versus dun sa Christmas na naaalala mo? Or do you want it to just be the same? Na yung handa, pansit kanton, ha? Diba? Sardinas. Ganun ba yung na-imagine mo Christmas? O gusto mo masaganang masagana? Yung tipong kahit pa, talamak sa Facebook, yung nagpo-post na ganda lang ang meron si Ninang, ganda, gwapo lang ang meron si Ninong, next year na lang, mga inaanak. Diba? Wala ako sa Manila, yung mga ganun. Diba? Yung tatago ka. Diba? Gusto mo ba same Christmas? Or, diba, mas masagana yung 2024 mo? Gusto mo mas masagana? Kapatid, kung matagal mo nang pinapangarap, kung matagal mo nang inaambisyon ang isang mayamang Pasko, masaganang Pasko para sa buong pamilya mo, di ba dapat simulan mo na natrabahuin siya? Eh, sir, matagal naman na ako nagtatrabaho. Yun na nga eh. Ang tagal mo na nga nagtatrabaho. Pero ba't walang nangyayaring kakaiba? Walang nababago. Kasi, ladies and gentlemen, may kasabihan nga, no? Kung gagawin mo lang ng paulit-ulit yung matagal mo nang ginagawa, ang makukuha mo, paulit-ulit din na resulta. Matagal ka na sa trabaho mo, matagal ka na sa ginagawa mo, eh di paulit-ulit lang din yung nangyayari sa'yo. Kung matagal ka ng baon sa utang, pero paulit-ulit lang yung ginagawa mo, pagun ka pa rin sa utang. Tama? Eh kung may babaguhin ka sa ginagawa mo, kunwari ang pangalan ay Fern, at seseryosohin mo siya, I'm sure, ladies and gentlemen, meron at merong mababago sa December 2024 ninyo. Eh? Ganun lang din po kasi yung ginawa namin. No? Ako, I found this business 2016. 7 years ago. That was the time. Sabi ko yung sarili ko, sawan-sawa na ako sa ganitong buhay. Alam niyo yung utang? Sino pamilyar sa utang? Ha? Yung mga hindi nagtaas ng kamay. Ha? Wala? Malinis? Ha? Alam niyo, sobrang pamilyar ako dun eh. Meron ba dito yung halos mapabarangay? Dahil sa utang? Grabe po. Paulit-ulit na lang eh. Just to survive. Kasi yung quincenas katapusan, kulang na kulang talaga eh. Diba? Para lang may tawid yung kasunod na buwan, kailangan ko mangutang. Diba? Kasi pagdating pa lang nung sweldo, wala na. Diba? Kasi alam mo kung bakit nawala. Pinambayad ko rin doon sa nakaraang utang ko. O dahil kakapusin na naman, mangutang ulit ako. Diba? Paulit-ulit lang siya. It's a rat race. Sabi ko sa sarili ko, hindi na pwedeng ganito. Kung may edad na ako, hindi pwede na ganyan. Diba? Kaya nung nakita ko tong kumpanya na to, sabi ko, solid yung kumpanya. Matagal na itong company na to. Matibay na matibay. Yung gumawa ng Fernsy, ay, gumagamit ako nun eh. Diba? Oh, meron daw ipapakilalang produkto, Fernsy. Yun yung time ng 2016. Sabi ko, ano yung Fernsy? Vitamin D daw yun. Ano yung vitamin D? Alam nyo ba yung vitamin D sa mga hindi pa member? Hindi eh. Pero sabi sa school, sa araw daw nakukuha. Totoo naman. Diba? Sabi ko nung una, nung pinakikilala sa akin yung Fernsy, yung araw nilagay sa capsule, ay sa ano, sa soft gel. Paano yung nangyari? Gumanon ba sila? Nagsalok ba sila para makakuha ng araw? Diba? So, hindi ko alam yun. Pero alam mo, wala akong pake. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa sarili ko, nagbebenta kasi ako ng kondo dati. Diba? So, maganda yung bihis, no? Naka-polo, naka-slacks, naka-leather shoes, ganyan. Diba? Ang ganda ng forma, pero walang pera. Puro dating, walang datong.
ganun-ganun po ako dati, baon ako sa utang. Pero yun yung, kumbaga, yun yung uniform namin pag nag-duty kami. Diba? Sabi ko, wala na akong pake kung anong ibebenta dyan. Basta ikayayaman ko yan, ibebenta ko yan. Tama mali? Importante pa ba yung linya mo to? Diba? Oh, anong kinalaman ko sa nursing? Anong kinalaman ko sa biology? Wala, diba? Wala. Wala na akong pake kung anong ibebenta natin dito kay Ifern. Kahit bra at panty yan, pwede kong ibenta yan, basta ikayayaman ko yan, ibebenta ko yan. Sino yung ganun? Wala akong pake. Oo. Diba? Sabi nila, gamot. Kaya alam, baka bawal. Ay, ayoko nun. Diba? Legal naman yung mga ano natin, mga produkto natin dito. Kaya nga inabot ng halos 2 taon yung pagtatayo sa Dubai. Kasi bakit? Dinaan talaga natin sa legal na paraan para lang mabuksan yung ating opisina. Diba? So sabi ko, wala na akong pake kung ano pang ibebenta dyan. Yung Ferndy, hindi ko alam yan. Pero inumin ko yan. Alam mo, ininom ko siya. Diba? Tapos, inalo ko yung nanay ko. Negative. Oo. Negative. Ano na naman yung sinalihang mong yan? Diba? Yang ka na naman. Diba? Sino yung mga sali ng sali dito sa mga kung saan-saan? Yan! Oo. Ganyan din po. Alam mo, pinapasa nung nanay ko sa akin yung mga ginawa niya noon. Oo, sali na ako ng sali. Eh siya nga, mas marami pa sinalihan sa akin. Totoo. Oo, nung bata ako niya, karay-karay ako niya sa Green Hills. Oo, yung ano, ang lalaki ng bote, ang bibiga, tapos kasama ako, bata pa ako. Diba? Oo, tapos kung anong pinapainom sa akin. Diba? Sabi ko, eh di, syempre, hindi siya naniwala, diba? Ang anong ginawa ko, inalo ko sa iba. Diba? 2016 to 2017. Lahat na mga kakilala ko, pinag-aalokan ko po yan. Mm-mm. Alam mo, sa sobrang excited ko, no, kaka-join ko pa lang. Diba, ginawan ko lang ng paraan eh. Pinangutang ko. Kasi diba, baon na ako sa utang. Sanay na ako. Oo. Di, syempre. Ginawa ko lang paraan eh, diba? O, nakautang ako. Pang-join ko dito. Tapos, ang ginawa ko, yun nga, kumausap ako agad. Ang dami yung kinausap. No, 28 agad doon sa kinausap ko. Yung hindi nag-join. Oo. Pero may dalawang naniwala sa akin. Diba? Oo. So, hindi ko alam ba't sila naniwala, pero kumbaga sa akin, parang, uy, may nauto ako ah. Diba? Oo. Pero hindi ko alam, grabe pala yung madadala nito sa akin. Alam mo, 2016, naalala ko, habang nagbebenta-benta kami ng mga produkto ni Ifern, eh, kesyo kasi sumali ako kasi nga, yung Fernsy, ginagamit ko yun. Diba? Okay. So, eto na. Hindi namin alam kung gaano ba talaga kaganda yung Ferndy. Pero alam ko, maganda yung Ferndy. Ito na, 2016. Yung Ferndy nanalo nung World Branding Awards. Oo. Ito po, nakikita niyo to. Okay. Yung ganyan po, no? Hindi ko alam eh, baka may nakita na kayong pichel na ganito yung shape. Parang may nakita din ako sa department store na ganyan, no? Oh, stainless, di ba? Ito po totoong ginto to. Oo. Kaya po ano, may nakaano po laser diyan mamaya eh. Oh, pag wala na tayo, pag may kumuha, di ba? Oo. So ito totoong ginto po 'yan. Ang una pong nanalo talaga niyan si Fernsy. That was back in 2016. So wala pa pong World Branding Awards yung Fernsy, nanalo na po yung Fernsy. So ako, at that time, wala pa masyadong gumagamit ng Ferndy. Pero proud akong pinapakilala yung iFern. Kasi bakit? From the makers of Ferndy po yan. Diba? Basta pag pinakilala namin sa tao, alam mo ba yung Ferndy? Oo, alam ko yung Ferndy. Diba? Alam mo, ang bilis namin nakukuha yung tao. Oo. So, anyway, no? Pinakilala namin yung produkto. So, dumating yung 2019. 2019 po, no, nanalo si Ferndy
ng first ever World Branding Awards. Ito po yun. Ito, 2019 to 2020. Okay, ano ba yan? Hindi ko alam yung award na yan. Alam nyo, ladies and gentlemen, sobrang halaga po nung award na to. Alam mo kung bakit? Kwento ko lang ha, para dun sa mga nag-iisip-isip lang din kung gusto nila talagang sumali o hindi. At that time, 2019, ginawa po yung yung awarding sa Kensington Palace sa London, United Kingdom. London, 'di ba? So, that time 2019, isa po ako sa na-promote dito kay IFERN na Council of Presidential Directors. So, isa po ako sa naimbitahan ni Sir Tom. Sama daw ako sa London. Sabi ko, first time ko mag-Europe. 'Di ba? So, ginrab ko po yung opportunity para kunin po itong unang-unang World Branding Awards. So, excited ako pumunta sa London. Ganyan, 'di ba? Magwi-winter na 'yon. Sobrang lamig. Oo, first time kong makaramdam ng ganung klaseng lamig. Oo, 'di ba? Before kami pumunta doon sa Kensington Palace, 'no, doon sa awarding, nag-tour po muna kami. Oh, pwede nyo pong panoorin doon sa YouTube channel ko yung una kong punta sa London, no? Na talagang balot na balot po kami ng mga 3 layers na damit para lang pumano yung lamig, no? Alam mo, ito nangyari. Nung time na nag-awarding sa Kensington Palace, alam mo, nagulat ako. Alam mo kung bakit? Di ba hindi kilala yung Perndy? 'Di ba? Oo. Pero yung mga na-awardan, meron din palang taga Pinas. Alam niyo kung sino? Kilala niyo to, Tanduay. SM. Pure Gold. Ayala. Lucky Me. Kilala niyo? Malaking kumpanya. Malaking kumpanya. Tama? Siguro bago pa nga nagka-Fernsy, meron na nun eh. Tama? Oo. Sa Pilipinas, kilalang kilala po yung mga yun. Diba? Tuwi na lang mag-Christmas, tuwi na lang may piyesta, tuwi na lang may okasyon, may nag-iinom, Tanduay. Tuwing weekend, may nagpupunta sa SM. Halos araw-araw, merong bibili ng grocery sa Pure Gold. Kilala nyo to eh. Tuwing merienda, kinakain niya Lucky Me. Tama? Malalaking kumpanya yan. Diba? Sino ba si IFERN? Sino ba si Ferndy? Tama? So dun pa lang, nung nanalo tayo ng World Branding Awards para kay Ferndy, inangat po talaga ng husto nitong award na to, yung brand natin na Ferndy. Okay? Alam mo, sobrang proud na proud talaga ako nun eh. Diba? Meron tayong World Branding Award sa Fernsy, meron din sa Ferndy. Diba? So, that time, tuwan-tuwa ako. Okay, eto na. Pasok si pandemic year, 2020. Diba? So, walang, bawal lumabas, diba? Bawal mag-travel, bawal magpunta sa London, sa mga tweet. Pero alam nyo, ladies and gentlemen, laking gulat talaga namin. Kasi pagdating ng 2020, in-announce ulit ng World Branding Forum na nanalo na naman second time around si Ferndy ng World Branding Awards. Ito po yun. 2020 to 2021. Pandemic to ha. Alam mo kung bakit nanalo tayo ng pandemic? Kasi takot mamatay yung mga tao. Alam niyo kung bakit? Sabi ng World Health Organization, dahil wala pang na-didiskubre na vaccine para sa COVID-19. Kailangan ang mga tao mag-supplement ng vitamin D. So lahat ng mga tao, 'di ba, nagsisibilihan. Araw-araw pagising namin, may pera kami. Ang laki talaga ng benta. Oo. Lahat ng mga doktor nire-reseta,
Vitamin D, Fern D, Power Trio. Grabe po. Eh syempre, 2021 to 2022, ganun din. Pandemic year pa rin, di ba? So, kukunti pa rin yung naniniwala tungkol sa vaccine, di ba? So, wala. Pinakya ulit nila yung mga Fern D namin. Di ba? Oh, eto po yun. Nanalo ulit kami ng World Branding Awards 2021-2022. Take note po ah, wala pa po ulit travel at that time. Diba? Now eto, maganda. Last year, nanalo ulit si Fern D ng ika-4th brand, World Branding Awards. No? Hindi po kami nakapunta. Kasi bakit? Late sila nag-announce. Kulang po yung aming time para mag-process ng visa. Pero eto na. Okay? Pagkagaling po ng Dubai, no? Tumiretso po kami sa London to get our 5th World Branding Awards. 5-peat na po tayo na nanalo ng World Branding Awards. And this time around, we made it sure na makakarating kami. Okay? At, syempre, nandun ulit kami sa palasyo, sa Kensington. No? Yung Kensington po, dun po, isa po yun sa mga palasyo ng hari at reyna dun. Marami kasi silang palasyo, isa lang po yung Kensington. No? Alam niyo po ba, ladies and gentlemen, laking gulat ko. Kasi bakit? Mga sikat na brands na naman po yung nandun. Alam niyo kung sino? Sino yung umiinom niyang Yakult? Yakult. Yan. Lactobacillus serota strain. Di ba? Yakult, kilalang kilala sa buong mundo yan eh. Tama? Eh, nanalo sila eh. Di ba? Nanalo sila doon. Okay, sino pa yung nanalo? Sino yung nagpupunta sa mall tapos nakakita na nung Mr. DIY? Yung parang Ace Hardware. Alam niyo po yun? Nanalo din po yun eh. Sino po dito yung umiinom ng milk tea? Okay, alam niyo yung cocoa milk tea? Nanalo din po yun eh. Diba? Sino yung naliligo at nagsishampoo ng sun silk? Nanalo din po yun. Can you see it? No? Mga sikat na brand na po yan, international. Pero nanalo po ng World Branding Awards. Tayo po, no, 5 beses na po, na sunod-sunod na taon, 5 taon straight, nanalo ng World Branding Awards. Hindi ka pa rin naniniwala na maganda yung produkto natin. Kapatid, kung ako sa'yo, di ba? Kung ako sa'yo, hindi naman tayo mananalo ng ganito eh. Kung hindi maganda yung products. The product should speak for itself. Kulang na nga, alam mo, may suggestion ako dito. Lagyan yung bote ng Fern D dito para kita nila. Ano ba yan? Ano ba yan? Ginto, nakawin ko kaya. Hindi. Fern D po yan. Napanalunan ng ano natin, ng produkto po natin. Ngayon, ladies and gentlemen, dahil nilagay ng World Branding Awards yung produkto natin, to that level, we are the number one vitamin D in the world. Kasi may nangangatwiran sa amin, ay, nakita ko may mga vitamin D sa SNR. Diba? Hindi maganda yun. Ito maganda, oh, Fern D. Kami yung number one. Pero kami yung pinakaabot kaya. Bakit po? Galing pa po yan ng Switzerland. Diba? Pero binibenta po natin at a very affordable price. And when you have, sabi nga ni Sir Tomanitan, ang ating CEO, when you have a product that is world class, and ibinenta mo at a very affordable price, no one can beat you. You are on top of the competition. Kaya naman, number one, buong mundo, si Fern D.
And I'm very excited sa mga susunod na taon na mananalo tayo ulit ng World Branding Awards. Diba? So, ano naman ang kinalaman mo dyan? Kapatid, you have a very good set of products, world-class products, kinikilala po sa mundo. Diba? Na pwede mong maibenta kahit sa ordinaryong tao lamang. Tama? Na may magandang kitaan. Pinakita kanina yung kitaan. Kapatid, you have to take advantage. Remember, nagtaas ka ng kamay, ambisyosa ka? Ambisyoso ka? Gamitin mo tong negosyo na to. Okay? As a way for you to be able to achieve your dreams. Yung mga goals mo sa buhay, dito mo to pa rin kay Iford. Bakit? Nagawa po namin. Nagawa na po namin. I've been here in this company for 7 years and I will tell you, diba? Yung sipag mo sa trabaho, yung sipag mo sa ginagawa mo ngayon, sa maliit mong negosyo, dito mo ilagay. I'm sure mababago yung buhay mo. I'm sure matutupad mo yung pinangako mo sa anak mo. And I'm sure hindi ka na magdadahilan kagaya ng sinasabi ni Apply Nicole kanina. Na pag may hiningi sa'yo yung anak mo, ay bad yan. Diba? Wag yan. Hindi natin kailangan yan. No. And you will be able to change yung Christmas this year, Christmas next year, Christmas next year, Christmas next year, and many, many more Christmas to come. Ladies and gentlemen, it's about time. Naikilos mo na yung katawan mo. Desisyonan mo na to take control of your life. Kasi for so many years, pinangarap mo na bago yung buhay mo, hindi nangyayari. Kapatid, baka nasa mali kang opportunity. Baka, ladies and gentlemen, ngayon po, December 16, no? A few days, 9 days before Christmas, naimbitahan ka ngayong gabi na ito. Kasi bakit? Matagal mo na itong pinapanalangin. Baka ito na yung sagot sa'yo ni Lord. Okay? So, kung isa ka sa mga naniniwala na yan talaga yung sagot sa'yo ni Lord, itong iPhone opportunity na to, okay? At gagawa mo to ng paraan, sisipagin mo, gagawin mo lahat na makakaya mo dito, I tell you, ladies and gentlemen, your life will change for the better. Okay? And kung ikaw hindi mo susukuan yung mga challenges na darating sa'yo dito kay Ifern, sino dito yung palaban? Okay? Sino dito yung, again, yung mga ambisyoso at ambisyosa? Kapatid, okay, lahat kami nakatutok sa'yo at lahat kami mag-cheer at sisigaw para sa pangalan mo na kaya mo yan at naniniwala kami sa'yo, sa potential mo. Kaya mo maging milyonaryo. Kaya mo maapot yung mga pangarap mo. Kaya mong maging successful dito. Okay. Kung isa ka sa mga yan, ladies and gentlemen, please allow me to say, welcome to your iFern family. Okay? So with that, alright. Okay. So, anong kumpanya mo? Ano? I can't hear you. In 2023, iFern is global prosperity. Sa 2023, pagyaman ay sigurado. iFern at ako, apply ng mundo. Thank you.